Sa tingin ko, ang Earth ay isang malaking time capsule. Ang mga archaeologists ay mga taong inatasang tulungan tayo na makuha ang lahat ng nawawala sa paglipas ng panahon at kasama sa kanila ang hindi inaasahang mga natuklasan mula sa out of place na artifacts hanggang sa mga pag-usbong ng kasaysayan. Ay narito ang 10 pinakadakilang archaeological na kasalukuyang natuklasan. Number 10, London Hammer. Ang London Hammer na kilala rin bilang ang London Artifact ay isa sa pinakamahiwagang natuklasan ng ika-20 na siglo. Sa London, Texas noong 1936 ni Max Hahn at ng kanyang kasamahan, natagpuan ang martilyo na nakabalot sa sinaunang bato na nagdudulot ng mga haka-haka tungkol sa kanyang edad at pinagmulan. Ang martilyo ay isang bakal na kasangkapan na may kahoy na handle at may habang mga 6 pulgada at diameter na 1 pulgada. Ang sukat at anyo ay nagpapahiwatig na ginamit ito para sa masusing trabaho o sa malambot na mga metal. Ngunit ang kakaibang bahagi ay ang katotohanang hindi pa nasira ang martilyo mula nang matuklasan ito. Ang estilo nito ay consistency sa mga kasangkapan mula sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, lalo na ang mga ginagamit sa pagmimina. Marahil iniisip mo na wala naman talagang kakaibang bagay tungkol sa martilyong ito. Maaring ituring ito na isang karaniwang natuklasan kung hindi lang dahil sa katotohanang natagpuan ito na nakabalot sa sinaunang formation ng bato. Si Carl na isang creationist na nagmamayari ng martilyo noong 1980s, itinatanghal ang London Hammer bilang ebidensya ng isang pre-flood na civilization. Sinabi niya na ito ay nag-uudyok sa kapaniwalaan sa pangunahing geological na timeline at mga teorya ng evolusyon. Gayunpaman, ang aligasyong ito ay lubos na kontrobersyal at hindi malawakang tinatanggap ng siyentipikong komunidad. Number 9, The Coso Artifact. Noong 1961, sina Wallace Lane, Virginia Maxey at Mike Missile ay nakagawa ng kakaibang tuklas malapit sa Alantia, California. Isang spark plug ang kanilang nadatnan. Hindi lang isang ordinaryong spark plug kundi tila galing ito sa panahon na wala pang spark plug. Ang bagay nito ay naging kilala bilang Coso Artifact. Iniisip na maaring ito isang out-of-place artifact na maaaring nagpapahiwatig ng pag-iral ng isang masusing sinaunang sibilisasyon. Ang inaakalang sinaunang edad ng Coso Artifact ay nagdulot ng pangangatwirang ito ay maaaring isang out-of-place artifact. Ang ideya ng isang modernong spark plug ay natagpuan sa tila ang sinaunang geological na anyo ay itinuturing ng ilan bilang ebidensya ng time travel. Ang mga haka-hakang ito ay pinalakas pa ng mga unang aligasyon na ang material na binalot ay isang giyod, isang uri ng formation ng bato na karaniwang tumatagal ng mahabang panahon upang mabuo. Gayunpaman, katulad ng London Hammer, marami ang naniniwala na ang Coso Artifact ay isang panlilin lang. Gayunpaman, marami pa rin ang naniniwala dito bilang isa sa pinakakakaibang natuklasan sa kasalukuyang panahon. Number 8, Tutankhamun Tomb. Noong 1922, isa sa pinakamahalagang natuklasan sa kasaysayan ng sangkatauhan ay natagpuan ng archaeologist na si Howard Carter at ni Lord Carnarvon, ang huling lugar ng batang pharaoh na si Tutankhamun. Bago ito, ang libingan ng batang Egyptian pharaoh na si Tutankhamun ay nakatago sa ilalim ng buhangin sa Valley of the Kings na hindi natuklasan sa loob ng mga siglo. Maraming libingan sa lambak ang natagpuan sa mga nagdaang taon, ngunit ang libingan ni Tutankhamun ay nananatiling misteryoso, kaya't isipin mo ang saya ng mga archaeologist nang matagpuan ito pagkatapos ng maraming taon. Noong November 4, 1922, natuklasan ni Carter ang mga hagdang papunta sa pintuang nakasil at sa likod nito ay narito ang libingan ni Tutankhamun. Binuksan ni Carter kasama si Lord Carnarvon ang libingan at nidiskubre ang kakaibang bagay. Puno ang libingan ng libo-libong mga bagay. Bawat isa ay likas na gawang sining ng sinaunang craftsmanship. Merong mga estatwa, gintong alahas, karo, sandata, at maging ang gintong maskara ni Tutankhamun. Ang maskarang ito na ngayon ay isang simbolo ng sinaunang Egypt, ay isang nakakahangang obra ng sining na puno ng mga intricate na detalye na gawa sa ginto. Ang libingan ni Tutankhamun ay nagbigay ng mahalagang kaalaman sa buhay at kultura ng sinaunang Egypt. Nagbigay ito ng mahalagang impormasyon sa mga kasaysayan at archaeologists. Ang kwento ng batang hari at ang nakakamanghang tuklas na kanyang libingan ay nagdulot ng kasaysayan at ng imahinasyon ng mga tao. Ang libingan ni Tutankhamun ay naging mas sensation dahil sa aligadong sumpa na nagbabantay sa libingan nito. Number 7, Void in the Great Pyramids.
Narito ang isa pang hindi inaasahang natuklasan na kaugnay sa mahusay na sibilisasyong ito. Noong 2016, ang mga mananaliksik na gumamit ng mga advanced na particle physics techniques ay natuklasan ang isang misteryosong puwang sa iconic na Great Pyramid ng Giza sa Egypt. Ginamit nila ang moon radiography, isang bagay na kahawig sa pagkuha ng X-ray. Ang mga partikulong ito na nagbumula sa cosmic rays na bumabangga sa atmosphere ng Earth ay kayang magpenetrate sa materyales tulad ng mga bato ng pyramid. Sa pamamagitan nito, natagpuan nila ang isang corridor-shaped na butas sa pyramid. May habang 98 feet at may parihong cross-section tulad ng Grand Gallery. Isang makitid na koridor patungo sa King's Chamber. Ang layunin ng koridor na ito ay nananatiling isang misteryo. Maaring ito isang bahagi ng struktura tulad ng iba pang mga puwang sa pyramid na ginawa upang maipamahagi ang kanyang mabigat na timbang, o maaring ito isang kakaibang bagay. Number 6, the Pyrerase Map. Natuklasan noong 1929 sa Topkapi Palace sa Istanbul, ang Pyrerase Map ay naging paksa ng pagtatakda at pagtatalo sa mga kasaysayan. Ang mapa ay ginawa noong 1513 ng Ottoman Admiral at cartographer na si Pyrerase. Isang kahanga-hanga dahil ipinakita nito ang ilang bahagi ng mundo tulad ng Amerika. Sa isang paraang nag-uudyok sa ating pangunawa ng geografiya noong ika-16 na siglo. Isipin mo, paano naging posible na magkaroon ng ganitong detalyadong mapa mula noong 1513? Dalawang dekada lamang matapos marating ni Columbus ang Caribbean, ang kasaysayan ay lalo nagiging kakaiba kapag iniisip ang ilang mga teorya ukol sa mapa. May mga nagmumungkahi na ipinakita nito ang coastline ng Antarctica, isang kontinenteng opisyal na natuklasan lamang noong ika-19 na siglo. Paano nangyari ito? Marahil ay alam ni Pyrerase mula sa sinaunang sources na nawala sa paglipas ng panahon, ngunit inalok ng mga kasaysayan ang isang mas makatuwirang paliwanag. Sinabi nila na gumamit si Pyrerase ng iba't ibang sanggunian para sa kanyang mapa, kasama ang mga chart mula sa paglalakbay ni Columbus. Number 5, Rosetta Stone. Noong 1799, sa panahon ng kampanya ni Napoleon Bonaparte sa Egypt, natuklasan ng mga sundalong Pranses ang isang bahagi ng malaking batong piraso sa maliit na bayan ng Rosetta. Ang tila karaniwang piraso ng bato na ito ay naging kilala sa tawag na Rosetta Stone. Sa huli, lumitaw na hindi ito isang karaniwang natuklasan. Ito ay isang bahagi ng isang sinaunang dekrito na inilabas noong 196 BC na may mga encryption sa tatlong iba't ibang sistema ng pagsulat, ang sinaunang Egyptian hieroglyphs, Demotic script at sinaunang Greek. Bakit nga ba napakahalaga ang batong ito? Sa loob ng mga siglo, ang kaalaman sa pagbabasa ng sinaunang Egyptian hieroglyphs ay nawawala. Ang Rosetta Stone ay naging isang pinakamahalagang susi sa pag-decode ng mga hieroglyphs, lalo na dahil sa encryption sa wikang Greek. Maaring gamitin ng mga scholar ang teksto nito bilang tiyak na sanggunian sa pagsasalin sa dalawang iba pang sistema ng pagsulat. Gayunpaman, kahit na may Rosetta Stone, ang tunay na progress ay naganap lamang noong maging bahagi ng ika-19 na siglo sa tulong ni Jean Champollion, isang scholar mula sa Pranses. Natanto niya na ang hieroglyphs ay symbolic at phonetic, ibig sabihin ay kumakatawan sa tunog gaya ng mga titik sa modernong mga wika. Number 4, Petra. Ang sinaunang lungsod na ito ay kilala bilang Petra, isang dating pook na nangukit sa mga pulang bato at cliff sa timog ng Jordan. Ang kwento ng Petra ay nagsimula bago pa man ito matuklasan sa modernong panahon. Itinatag marahil noong ika-4 na siglo bilang kabesera ng Nian Kingdom. Gayunpaman, sa paglipas ng mga siglo, bumaba ang kahalagahan nito at sa huli iniwan at kinalimutan. Noong 1812, isang pangunahing taon sa kasaysahay ng Petra, isang Swiss explorer na si Johann, na napahanga sa mga kwento ng isang nawawalang lungsod sa desyerto, naglakbay upang muli itong tuklasin at nagpanggap bilang isang Arabong scholar na kamit ni Johann ang tiwala ng mga lokal na siyang naggabay sa kanya patungo sa lugar. Ang kaning natuklasan ay nakakamangha, isang lungsod na mga libingan, templo at masilimuot na istruktura na nakudko direkta sa mga cliffs ng sandstone. Ang arkitektura ng Petra ay lubos na nakakamangha, at ang pinasikat na istruktura, ang treasury, ay nagpapakita ng kahusayan sa arkitektura. Ang sistema ng tubig ng lungsod na sumusuporta sa relatibong malaking populasyon ay gayong tuyong rehiyon ay isa pang nakakamanghang likha ng sinaunang panahon. Ang discovery ng Petra ay nagbigay daan sa malawakang interes
sa arkeolohiya at kasaysayan ng sinaunang panahon. Itinataguyod dito sa mundo na mayroong mga nawawalang lungsod at nakakalimutang sibilisasyon na naghihintay na malantad. Number 3, Nazca Lines. Ang mga Nazca Lines ay isang serya ng malalaking sinaunang geoglyphs sa Nazca Desert sa Timog Peru ay nagtatampok ng isang mahiwagang at nakakamanghang arkeolohikal na tatuklasan sa ating planeta. Sa katunayan, maaring kilala mo ito bilang isa sa pinakapopular ngunit misteryosong lugar sa Earth. Ang kwento ng mga Nazca Lines ay nagsisimula sa kanilang paglikha na inaakala nangyari mga 500 BC. Ang mga disenyo nito ay naglalakip ng simpleng mga linya at geometric shapes hanggang sa masilimuot na mga pagsasalarawan ng mga hayop, halaman at mga katang-isip na nilalang. Gayunpaman sa loob ng mga siglo, ang mga linya nito ay halos hindi napapansin dahil sa kanilang napakalaking sukat at malayong lokasyon. Ang tunay na lawak ng mga linyang Nazca ay hindi nabunyag hanggang sa ika-20 na siglo nang magsimulang maimbento ang mga eroplano na bumabaybay sa Peruvian Desert. Inulat ng mga piloto ang mga marka sa lupa sa ibaba. Hindi ito nahanap na maayos hanggang sa dekada ng 1940 nang pag-aralan ito ni Paul Kosok, isang Amerikanong historiador. Maraming teorya ang nag-uugma na maaaring ito isang marker sa astronomiya, relihiyosong simbolo o kahit bahagi ng masilimuot na ritual para magdala ng ulan. Dagdag pa rito, ang mga kondisyon ng kapaligiran sa Nazca Desert ay nagbigay daan para mapanatili ang mga linya na ito sa loob na libong-libong taon. Ngunit nadagdag din na misteryo dahil sa mga orihinal na tagapaglikha ng kanilang intensyon. Paano ito ginawa at bakit ay nananatili pa rin misteryo. Number 2, Darincoyo, Underground City. Ang kwento ng Underground City ng Darincoyo ay nagsimula noong 1963 nang ang isang lokal na may-ari ng bahay ay nag-renovate ng kanyang tahanan at biglang natagpuan ang isang misteryosong kwarto sa likod ng isang pader sa kanyang basement. Ang aksidenteng pagtatagpo nito ay nagdala ng isang pagsusuri na nagbukas sa isang buong underground city. Ang Darincoyo ay hindi lamang ilang kwarto at tunnels, kundi ito ay isang malawakang komplikadong struktura na maaaring magtago ng hanggang 20,000 na katao kasama ang kanilang mga hayop at imbakan ng pagkain. Ang subterranean city na ito ay pinabibilangan ng iba't ibang mga silid tulad ng living quarters, stables, simbahan, storage rooms at mga winery. Ang mga engineer na nagtatrabaho dito ay talagang nakakamangha. Meron itong mga ventilation shafts, water wells at isang advanced na security system na may malalaking stone doors na maaaring isara sa loob upang protektahan ang mga naninirahan dito. Sinasabing itong sinaunang underground city ay maaaring nagmula noong ika-8 siglo BCE at ito'y pinaniniwalaang itinayo ng mga Freyans at Indo-European people. Kilala itong pangunahing bilang isang tourist spot, kaya't maraming tao mula sa buong mundo ang naglakbay sa Petra para lamang makita ang kanyang kagandahan. Terracotta Warriors. Noong 1974 sa lalawigan ng Shaanxi sa China, isang grupo ng mga lokal na magsasaka na nag-uukit ng isang balon ay natagpuan ang isa sa mga pinakamahalagang archaeological na natuklasan noong ika-20 na siglo. Sa halip na tubig, natuklasan nila ang mga piraso ng mga terracotta statue. Ang di inaasahang pagtatagpo nito ay nagdala ng isang nakakamanghang pagtatagpo, isang malawak na hukbo ng mga terracotta warriors na ibinaon ng mahigit sa 2 milenyo. Ang tinatawag na Terracotta Army ay bahagi ng malawakang sining ni Qin Shi Huang, ang unang emperador ng China. Ang subterranean ng hukbo na ito ay binubuo ng mahigit sa 8,000 mga sundalo, 130 na chariots at may 520 na kabayo at 150 na kabayang kawal. Na lahat ay nakaayos sa mga formation ng labanan, bawat sundalo ay may kakaibang mukha, expression at kasuotan na nagpapakita ng dedikasyon at kahusayan sa sining ng sinaunang artisans ng China. Ang antas ng detalye sa mga ito ay nagbibigay ng malaking dami ng impormasyon sa mga kasanayan at archaeologists tungkol sa mga kasuotan, armas at maging mga hairstyle noong panahon na iyon. Ang lugar ay nagbigay rin ng teknikang ginamit sa paggawa ng iskultura sa pagpipinta, nagbibigay sa atin ng mas malalim na pangunawa sa mga teknolohikal na kakayahan ng sinaunang China. At narito na ang ating huling topic. Ang discovery nito ay maaaring maging ang pinakamahalaga at matagal nang inaantay sa ika-21 na siglo sa mga artifact
at mga nadiskubring bagay na may kaugnayan sa mga alien na nagpapalito sa karamihan. Kaya't isipin mo ang pagkabigla ng mga arkeologo nang ipakita sa kanila ang tinatawag na katawan ng isang nilalang mula sa ibang planeta na natagpuan sa lush wilderness ng Timog Amerika. Natural na may mga hindi naniniwala na ito isa lamang biro. Ngunit hindi natin malalaman ng tiyak hanggang sa lumitaw pa ang karagdagang impormasyon tungkol dito at ano ang bagay nito ay nananatiling misteryo.